Hello everyone at welcome po muli dito sa ating Great Day Channel. Ngayon po ang video ko po na ito might sounds odd or silly para sa mga taong hindi po naniniwala sa mga pamahiin o hindi po mahilig sa mga ganitong klaseng gawain. Kung isa po kayo sa tipo ng tao na tinutukoy ko, please po pakiskip na lamang ang video natin na ito. Pero kung kayo po ay isang taong kagaya ko na lubos na naniniwala sa mga pamahiin o mahilig gumagawa ng mga ganitong klaseng gawain, lalong-lalo na sa mga pampaswerte-swerte sa buhay, ito po ay taus-puso ko pong ibabahagi sa inyo. Ibabahagi ko po sa inyo ang isang kaalaman na nag-uugnay sa salamin. Ayan. Maliit na salamin lang po ang ginagamit ko kasi ako po ay nandito sa loob ng aming kwarto. Ayan. Ibatid po natin lahat na ang salamin ay isang napakasimple at napakaordinaryong bagay para sa ating buhay. Pero hindi po natin alam na ang salamin po ay malaki po ang naidudulot na swerte or kamalasan. Depende po sa ating pinaglalagyan. Unahin po natin ngayon ang swerte. Ito na. Ang ating salamin po ay swerte po ang naidudulot para sa ating buhay o para sa ating tahanan kung ito po ay nilalagay natin sa ating mga salas. Sa ating sala, ilalagay natin sa ating sala, pero nakaharap po ito sa bintana. Sa bintana ha, hindi po sa pintuan. Sa bintana. At kasi po ito po ay nagre-reflect ng magandang kapaligiran, kalikasan. Nagre-reflect po sa ating salamin. Kaya po nagdudulot po ito ng swerte na papasok po sa ating tahanan. At kung ang ating tahanan po, ang sala ng ating tahanan ay nasa gitna, napagitnaan ng mga kwarto at ang ating mga bintana ay nasa side lamang ng ating kwarto at hindi natin maiharap ang salamin doon, pwedeng-pwede po tayong maglagay ng mga imahe o mga dekorasyon na nagpapahayag ng magandang kalikasan kagaya po ng mga waterfalls or mga dagat, lalampasigan, or mga isda. Kasi po ayan po ang mga magandang imahe na isasabit o dekorasyon na isasabit natin sa ating kwarto. Kasi ang mga dumadaloy na tubig or mga isda ay simbolo po yan ng kapayapaan at kasaganahan. Swerte, luck. Nagsisimbolo po yan ng luck. Huwag po natin ilagay yun sa ating kwarto kasi yun po ay naghahatid ng kamalasan, away-away sa pamilya or hindi magandang ng ating mga anak, yung magbublakbol or away-away or matigas ang ulo ng ating mga anak. Ayan, hindi na tayo lumayo, doon muna tayo sa salamin. Ayan. At wag na wag po, kung ito man ay nakalagay na sa ating salas, huwag po nating iharap sa ating main door, sa ating mga pintuan. Dahil po, pag hinaharap po natin ang ating salamin sa ating main door, imbis na papasok po ang swerte sa loob na ating tahanan, ito po ay mahahadlangan ng salamin. Kaya po huwag na huwag nating iharap sa ating main door ang ating mga salamin. At huwag na huwag din po nating iharap sa mga, halimbawa ang ating tahanan ay two-story or dalawang palapag, huwag po natin itong ihaharap sa may hagdanan. Huwag po natin iha, kasi po, imbis na ang ating swerte ay paakyat tungo sa taas ng ating bahay, ay hindi po yun makakaakyat dahil nahahadlangan ng salamin. At huwag na huwag din po natin iharap sa ating mga palikuran o sa ating mga washroom. Dahil po sa ating palikuran, dyan po tayo naglalabas ng mga sama ng loob. Dyan po malimit na tayo ay nandyan ang ating mga dumi. Kaya hindi naman po ay kamalasan lang ang lahat. Pero dyan po madalas natin nilalabas ang mga sama ng ating loob sa ating palikuran. At hindi po maganda na yun po ay magre-reflect sa ating salamin. At isa pa ang pinaka-important, ito po ay talagang proven ko po ito, huwag na huwag po tayong maglagay ng salamin. Ito po ay hindi po ako namumwersa sa inyo or
Hindi ko po kayo pinipilit na maniniwala kayo nito, pero para sa akin, ako po ay lubos na naniniwala nito. Huwag na huwag po tayo maglagay ng mga salamin sa ating mga silid tulugan, sa ating kwarto, lalong-lalo na pag ito po ay nakaharap sa ating higaan. Ito po ay nagdudulot ng away-away sa ating ng mag-asawa, or hindi natin napapansin na tayo ay laging nagkakasakit, laging matamlay ang ating katawan. At talagang proven ko po ito, kasi dati po nung nalimutan ko, hindi ko na napansin, meron akong cabinet na nilagay ko sa aming kwarto, na ito po ay may salamin, naka-attach na salamin, at ito po ay nilagay ko pa sa harapan ng aming kama. Hindi ko po siya natatandaan na hindi pala maganda. Alam ko po yun, matagal na hindi po yun maganda, pero nawala na po sa isipan ko, at ito po ay nailagay ko sa harapan ng aming tulugan, ng aming kama. Kaya palagi po kaming, kung hindi ang aking anak, aking asawa, o ako ay magkakasakit, yung kung halimbawa tapos ng aking anak, ako na naman, kung di ka aking asawa, minsan talaga ay magkasabay talaga kaming magkasakit. At kahit konting-konting bagay ay pinag-aawayan namin, kahit alam po bakit pa kami nag-aaway noon, ang liit ng issue na yun ay pinag-aawayan pa. Kaya chine-check ko bakit ganun, bakit sa isang buwan siguro ako ay nagkakasakit ng 5 beses, yung mga lagnat-lagnat, ang aking at kung hindi. Pagkatapos ko, ang aking anak, pagkatapos aking asawa, minsan talaga ay kaming tatlo nagsabay-sabay. Kaya ay eto pala, natatandaan ko na. Kasi yun, eto po ay nalalaman ko mula pa nung sa aking lola, sa aking mga nakakatanda, sa aking lola, naalala ko ay eto pala. Kaya eto po ay aking tinabi, aking nilabas, tinanggal ko talaga yung, inalis ko talaga yung cabinet sa aming kwarto, at pinalitan ko na lang ng cabinet na walang salamin. Kaya po ang salamin na meron ako sa kwarto ko ay isang ganito lang. Pwede naman tayong mag-keep ng salamin sa ating kwarto, pero yung natitiklop natin, bumili na lang kayo. Meron namang mga maliliit na salamin na natitiklop-tiklop lang. Yun lamang po, at sana po ay nagustuhan nyo ang pagbabahagi ko ito. At disclaimer pong muli, wala pong ibang mas makapangyarihan sa ating poong may kapal. Kaya po, ugaliin at palagi po tayong manalangin, humingi ng gabay, magdasal, at magpasalamat sa ating poong may kapal, dahil siya at siya lamang po ang pinakamakapangyarihan sa buong sanlibutan, at hindi niya tayo pababayaan. Always spread the love, and God bless us all.